natin ng bawat isa. Pero kung magkaminsan pag alam mong tama ka at ahad lang siya, no? Alam na alam mong contractor siya o contractor siya. Alam mo, mas maganda, huwag mo nang ipaalam eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag mo na ipaalam muna. Surpresahin mo na lang siya. Nagaya ni isang lalaki. Sabi ganun sa kanya ng wife niya, "Husband, hindi mo ba alam na birthday ko ngayon?" "Alam ko, sweetheart. Meron akong surpresa para sa'yo eh. Pero sorry sweetheart ha, hindi ko na naibalot ang gift ko. Hindi ko na naibalot." Sabi niya ganun. Misa lang ako mag-birthday sa isang taon. Hindi mo mabinalot yung gift mo? Sige, yung gift mo na yan, ibalik mo na lang ako saan niya nagmula. Tinawagan niya ngayon yung pinagmula ng gift. Sabi, "Huwag niyo nang i-deliver dito yung bagong kotse. Ayaw ng misis ko. Kasi hindi ko raw na ibalot." Hello? Ito ako ba? Hindi ho lahat ng regalo ay pwedeng balutin. Amen po ba? Ang house and lot ay hindi pwedeng balutin. Ang sasakyan ay hindi pwedeng balutin. So mga minamahal, hindi na ho nagpaalam pa si Abigail. Ituloy natin sa verse 20. "As she came riding her donkey into a mountain in the ravine, there were David and his men descending toward her, and she met them. David had just said, 'It's been useless all my watching over this fellow's property in the desert, so that nothing of his was missing. He has paid me back evil for good.'" Tuloy natin ang pagbasa. "May God deal with David, be it ever so severely. If by morning I live alive, one male of all who belong to him." When Abigail saw David, she quickly got up her donkey and bowed down before David with her face to the ground. Nakikinig po ba tayo? Amen. Palapakan natin saglit si Lord. Ganda na pinag-aaralan natin. No? When Abigail saw David, she quickly got up her donkey and bowed down before David with her face to the ground. Kaya anong number na tayo? Number five. Number five. Yeah. Number five natin. Help David to cool down. Yun. She bowed down before David with her face at the ground. Listen very carefully. Ito na si David. Talagang galit na galit. Talagang papatayin si Nabal, pati yung mga tao ni Nabal. Eh, alam mo, matapang si David. Isigulayan na, hindi niya inatrasan eh. Si Nabal pa, aatrasan niya ito. Pero alam mo ninyo, nakatulong ng malaki na mainit ang ulo ni David at ng kanyang mga tauhan, may humarang na malamig ang ulo. Amen? May tao ba humar rito? Kapag merong mainit, susulubungan mo pa ng mainit, you will clash each other. Delikato. Kaya hindi palaging pinapatupad mo yung batas, yung disiplina, hindi palagi. Sometimes baka kinakailangan mo ng ano, konting himas-himas o konting pagpapakumbaba. Kaya alam mo, yung ang ginawa ni David, nakasakay siya ng kabayo ay ni Abigail, alam mo, lumuhod siya. Yukot ulo niya. Sabi niya. Sabi niya, "Patawarin niyo na po si Nabal. Hindi ko po kasi alam nang dumating yung tauhan ninyo eh. Patawarin niyo na. Babayaan niyo na siya sa kanyang makamangmangan kasi ang pangalan niya ay Fool. No? Nabal, mangmang. Patawarin niyo na siya." Nakikinig po ba tayo? Kung hindi niya ginawa yung delikado si Nabal, pati yung mga tauhan ni Nabal. At hindi lang yun, nadungisan yung kamay ni David. At nadungisan yung mga tauhan, yung kamay ng mga tauhan ni David. Naunawaan po natin. Naunawaan niyo po yung kwento. Kaya ano pong nangyari?
Anong sunod na number? Number 6. Number 6 na ba tayo? O, tama. Number 6. God spared David to sin. No? Hindi lang si God, si Abigail spared David to sin. Nakikinig pa ba tayo rito? Minsan maraming kakampi tayo eh. Pero pag hindi natin nagugustuhan yung mga sinasabi nila, yung action nila, akala natin kalaban natin sila. Hello? Pero minsan sila ay instrumento ng Diyos para huwag tayong babagsak sa pagkakasala. Alam mo ang Diyos, gusto niya tayong i-spare from sinning eh. Eh hindi naman tayo kakausapin ng Diyos, masama yan, huwag mong gagawin yan. Bagus ang Diyos ay magpapadala ng tao para sabihan ka. Para payuhan ka. Pagpupunta ka ng impyerno, gagawa ka ng mali, magkakasala ka, magfo-fall ka, mapapariwara buhay mo, laging may papadala ang Diyos ng mga tao sino man para iahon ka. Pero nasa iyo na lang kung paano ka magre-respond, no? Positively. Kasi may tendency na kapag nakarinig ka ng tamang payo, tamang aral, tamang mensahe, maaaring ang dating sa iyo niyan masakit eh. Parang ayaw mo. Tama? Tama po ba? Ganoon. So anong nangyari? No? In-spare ng Lord si David sa pagkakasala. Ganyan ang Diyos. Ayaw niya na tayo magkasala at pumunta ng impyerno. Ayaw niya. Gagawa at gagawa siya ng paraan para tayo isave. Ang totoo lang, siya mismo ang talagang gumawa ng pinakaparaan. God manifested in the flesh. God became man and died on the cross of the Calvary. Sabi nga, kung titignan mo yung buhay ni Jesus Christ, hindi ko na ito isa-isahin sa inyo, pero assignment nyo na ito. Ayoko mag-i-spoon feeding kayo eh. 7 beses na tinulo ni Jesus ang dugo niya. Hanggang doon sa cross ng Kalbaryo. Alamin mo yun. Kaya huwag puro Instagram, Facebook, Tumblr, huwag puro yan. Read your Bible. Basahin mo ang mga pangyayari sa buhay ni Jesus Christ. Kung paano yung pagdanak ng dugo sa katawan niya ay naganap ito ng ilang beses. At magpasalamat nga tayo eh. Hindi nyo na, kinakailangan mag-enroll pa sa Theological Seminary at Bible School eh. Ito na nga eh. Binibigay ko na sa inyo ang history. Sinasabi ko na sa inyo ito. Pinapaalam ko na sa inyo ito plain and clearly. Sa mahabang panahon ko na pagbabasa ng Biblia, binasa ko ang Bible from Old Testament to New Testament. Nag-aaral ako ng Bachelor of Theology, Evangelist course, Pastoral course, kung ano-anong training at seminars ang dinaluhan ko para matuto ng Biblia. Nakikinig po ba tayo? Inunan ko ang Bible, binasa ko ang Biblia hanggang Hebrew Greek para mailatag ko sa inyo ang Biblia ng napakagaan. Kaya, huwag niyong sayangin. Sabihin mo sa katabi mo, huwag nating sayangin. Basahin natin yung Romans 12:17-21. Romans 12:17-21, basahin po natin. Anong sabi pong ganoon sa Romans 12? Do not repay anyone evil for evil. Huwag mong gantihan ng masama ang masama. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Maging maingat ka na magawa mo ang mainam, mabuti sa paningin ng lahat. Alam mo sa buhay na ito, marami kang ano eh, marami kang tinitimbang eh. Ito bang gagawin ko eh, makabubuti ba ito sa lahat? Ganun eh. Will it be beneficial to others? Not just to me, but also to others. Will it be beneficial? Natanungin mo dapat eh. Kaya pag Kristiyano ka na, hindi ka nang makasarili.
hindi laging iniisip mo sarili mo eh. Iniisip mo rin ang kapakanan ng iba. Higit sa lahat, ang Diyos. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Romans 12:18. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Yun. No. Kung maaari, makipagpayapa ka sa lahat. Nakikinig pa ho ba tayo? Tagalogin natin, huwag kang palaaway. Yan ang ibig sabihin niya. Ituloy natin ang pagbasa. Hanggang 21, kapatid ko. Mabuti kapatid na, hindi anak. Pag anak, hindi halata. Kasi isang taon lang tanda ako sa iyo eh. Yung hangayan, 19 na tayo. 19 na, yan. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge. I will repay, says the Lord. Ito yan eh. Tingin kayo sa akin. Pag nagpapatawad ka, hindi mo tinotolerate ang sin. Pwede kang magpatawad sa kasalanan ng sino pa man, pero hindi mo tinotolerate ang sin niya. Ang ibig mong tukuyin ganito, Lord, ayoko pong dungisan ang aking mga kamay. Bahala ka na po sa Kanya. Bahala ka na po sa Kanya. Yun ang ibig sabihin nun. On the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head. Kung maaari nga eh, alam mo ang Biblia, baligtad palagi ang Biblia. No? Sa mundo, sinaktan ka, gumanti ka. Sa Biblia, hindi. Sinaktan ka, gantihan mo na mabuti ang masama. Sa mundo, mag-ipon ka, yayaman ka. Sa Biblia, hindi. Maging bukas palad ka, yayaman ka. Baligtad talaga ang Biblia. Pag minahal mo ang buhay mo sa mundo, ibabaw nito, pupunta ka ng impyerno. Pero pag ang buhay mo, ginastos mo para kay Kristo, abay, pasok ka ng langit, pagpapalain ka ng Diyos, pati sa bahayan mo, pati pamilya mo. Ako rin, sabi ko rin kay Lord yun eh. Sabi ko, Lord, full-time po ako. Yung aking alawas, hindi naman sapat para makapagpapabuhay ng pamilya. Wala naman kaming mga benefits dito. Lord, bahala ka na po. Gagawin ko ang trabaho mo, trabahuhin mo naman ang trabaho ko sa family ko. Alam mo, hindi ako binigo ng Diyos. Ang pamilya ko, kitang-kita nyo naman ang ebidensya. Amen? They were physically healthy, spiritually healthy, financially and materially healthy. Every areas of their lives are so healthy. Ganun ang Diyos eh. Gusto mong gumanti, hindi ka nagaganti. Ang gagawin mo, ipagpapasa sa Diyos mo na lang. At ang gagawin mo, magmumupon ka na lang. Magbublooming ka pa pag nagmumupon ka. Di ba? Verse 21. Do not overcome by evil, but overcome evil with good. Noong Old Testament, a tooth for a tooth, an eye for an eye. Old Testament yon. Sa New Testament, hindi. Ang ibig sabihin ng ipin sa ipin, mata sa mata, ibig sabihin ko, anong ginanti mo, anong ginawa mo sa akin, gagantihan ko mas matindi. Sa New Testament, in the time of Jesus Christ, hanggang sa mga panahon ngayon, hindi ganun. Ginawan mo ako na hindi maganda, hindi kita gagawa ng hindi maganda, ipagpapasa Diyos kita. Bahala na ang Diyos sa iyo. Minura mo ako, ang sagot ko, praise the Lord. Amen. Itao pa ho ba rito? Sinapak mo ako, ang sagot ko, tatakbo na lang ako, baka sapakin mapakauli. Ano ako, punching bag? Ganun. Itao pa ho ba rito? Yung mga self-defense para protektahan mo ang sarili mo, tama yan. Kaya tama na merong sundalo at pulis ang ating bansa.
Okay ba na ang mga Kristiyano ay magpulis at magsundalo? Okay. Walang puprotekta sa ating bansa eh. Okay ba na maging abogado ang mga Kristiyano? Okay. Dahil kaawa-awa naman ang mga malilito, walang tatanggol. Pero lawyer must be honest. Amen? At kung hindi mo kayang maging honest, don't be a lawyer. Ganun lang po yun. May tao pa ho ba rito? So, anong number na tayo? Anong number na tayo? Yan. Number seven na, no? Yan. God struck the Nabal and he died. So, unang Samuel 25:36-38, basa natin siya. Unang Samuel 25:36-38. Basa natin. Yeah. Basa natin. When Abigail went to Nabal, he was in the house of holding a banquet and like that of a king. He was in high spirits. Kasabi spirits. Small letter S yan. Ibig sabihin niya, iba't ibang alak ininom niya. Light, strong beer. At iba't ibang spirits yan. Pumasok sa katawan niya. And very drunk. So she told him nothing until daybreak. Then in the morning when Nabal was sober, his wife told him all these things and his heart failed him and he became like a stone. Heart attack. Yan, yung mga inom ng inom nag-aaral ng heart attack. May tao pa ho ba rito? Alam niyo ba maraming mga pastor ang kinamatay heart attack? Yes. Maraming mga heads heart attack ang kinamamatay. Doon sa aming barangay, nagulat ako. Kasi yung barangay captain namin namatay heart attack. Binata yun. Kasi mahirap talaga ang maging leader sa totoo lang. Kasi maaari ikamatay mo heart attack. May tao pa ho ba rito? So be careful with your heart. About 10 days later, the Lord struck Nabal and he died. Heart attack ang kanyang kinamatay. Kung mga mapapansin mo, the Lord struck Nabal and he died. Nakikinig po ba tayo? Sino pumatay kay Nabal? Sino? Hindi ko marinig ang Diyos. Ang Diyos ba'y nagpaparusa? Opo. Kapag ang tao ay pato pa ulit-ulit sa kanyang pagkakasala, kukunin na yan ni Lord, ibibigay kay Satan. Kasi maraming inaapektong tao yan eh. Pag ang tao patuloy na nagkakasala, impyerno ang punta niyan, parurusahan araw at gabi. Kasi ayaw sumunod sa Diyos eh. Naunawaan po natin. So ano pong nakita natin dito sa ating binasa? Ano pong nakita natin? No? Sa Romans 12:19, tingnan natin din yung Romans 12:19. Do not take revenge, my friends, but leave room for God's wrath. For it is written, it is mine to avenge, I will repay, says the Lord. Ang ganda ng sinasabi, I will repay, says the Lord. Sabi ng Lord, revenge is mine. Akin ang paghihiganti. Isang kapatid ang nakatanggap ng maraming masakit at di magandang text message. Babae pa naman. Pinorward niya sa akin at di niya alam. Isa rin ako sa nakatanggap ng ganong mga text message na hindi magaganda. Hindi ko na pinapansin. Sabi ko sa kanya, huwag mo nang pansinin. May tapo ko ba rito? Huwag mo nang pansinin. Hindi makakatulong yan. Ipagpasa Diyos natin ang lahat. Wala tayong pangarap sa sino mang taong mapahamak. Nagbibigay nga tayo lagi ng chance. Pero makita mo, ang sabi ng Biblia, akin ang paghihiganti, ang sabi ng Diyos. Ako ang gaganti. Hello? Naapi ba kayo? Meron bang umapi sa inyo? Meron ba sa inyong gumawa ng hindi maganda, masama, anything? No, hindi ba kayo makaganti? Huwag na kayong gumanti. Hayaan nyo ang Diyos ang gumanti. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos.
na magagawa mo, magpatawad ka na lang. Lord, pinapatawad ko na po siya. Na ang ibig sabihin, hindi ako muling magpapaloko sa kanya. Pero hindi rin ako gaganti sa kanya, bahala ka na po. Pwede ba nating hatulan sa hukuman o i-demanda ang isang tao? Pwede rin. Sapagkat Romans 13:1-7, ang government authorities bigay ng Diyos para tayo ipagtanggol. Amen. Amen. Pero ipanalangin natin kung ang mga mambabatas natin ngayon na nai-expose na ang kamangiyaman ng Pilipinas ay ninanakaw lang nila, ay hindi maganda yon. Alam niyo ho ninyo, every time na babagyo at uulan, mag-aar na habag at babaha, kami mismo taga Marikina kami, alarmado na kami. Ginigising ko na yung mga kasama ko. Pasakan ang mga tubig sa CR kasi sa ilalim dadaan yan eh. Ready na, ready na. Baka magtuloy-tuloy ang ulan, yung mga nasa first floor, itaas lahat yan. Pero kita mo, maraming mambabatas, ninanakaw lang yung kabagyaman ng Pilipinas. Di ba nakakagigil, di ba? Nakagigil yun. Eh, tayo, nagtitiis tayo eh. Eh kung may pera lang ako, lumipat na ako na ibang bahay. O kung may pera lang ako, pinataasan mo ng 1 meter yung bahay namin. Kahit pa paano, 1 meter, di na, may pwede na yun. May hindi yung magawa eh. Awante korta. Awante na po eh. Awanin! Pero may ata. May ata. Kaya sabi ng Panginoon, akin ang pagkasabi ng Lord, akin ang pag-iingat. Nakikinig pa po ba tayo? At dito na tayo magwawakas. Anong number na? Number 8. Dito na tayo magwawakas. Oo. Sa 1 Samuel 25-28, basahin natin. 1 Samuel 25-28. Ang ganda nito. Ito natin, dito tayo magwawakas. Please forgive your servant's offense. Sino nagsalita dyan? Si Abigail. Kanino asawa si Abigail? Kinabal. Sino nagkasala kinabal? Ay kay David? Si Nabal. Anong ginawa ni Nabal? Hindi binigyan ng konting pabor sa David ang mga tauhan niya at pininsulto pa. Please forgive your servant's offense, for the Lord will certainly... Ito ang gusto kong bigyan ng diin. Alam mo nung ginagawa ko ang sermon ito, naiyak ako eh. Sapagat ang Panginoon ay siguradong will make a lasting dynasty for my master, David. Tingin kayo sa akin. May tinatawag na Abrahamic anointing or Abrahamic covenant. May tinatawag na Davidic covenant or Davidic anointing. Ano ibig sabihin nun? Si Abraham ay nag-iisa lang at mahirap. Si Abraham ay dumami at naging napakayaman. Si David ay pasto lang ng tupa, literally ng kanyang ama, literal na tupa. Pero si David ay ginawang hari. At si David ay hindi nawalan ng kaharian. Hindi nawalan ng kaharian si David. Pagkatapos si Saul, wala ng kaharian si Saul. Ibinigay kay David. Pero pagkatapos si David, sino ang pumalit? Si Solomon. Pagkatapos si Solomon, meron pa rin pumalit. Lahat yan ay mga inapo ni David. Nagpatuloy ang paghahari ni David. Until now, nagpapatuloy ang kanyang paghahari. Bakit? Sapagkat si Jesus Christ ay nagmula sa lipi ni Haring David. Nakikinig pa ba tayo? Maganda ang Diyos pag nagpo-promote. Pag nag-promote siya, tuloy-tuloy. Pati lipi mo, pati angkan mo, ipo-promote ng Diyos. Tuloy-tuloy. And this is the secret. This is the secret. I did cry nang habang ginagawa ko ang mensaheng ito. For the Lord will certainly make a lasting dynasty for my master because he fights the Lord's battles. Ito ang sabi ni Abigail. Prophetic yan eh. Sabi ni Abigail, alam ko po
kayo po ay itataas ng Diyos. At bibigyan kayo ng walang hanggang paghahari. Sapagkat pinaglaban ninyo ang laban ng Panginoon. Pinaglaban ninyo ang laban ng Panginoon. Ano yung laban ng Panginoon? Para maunawaan natin, balikan natin yung ating text, yung ating title. The Lord will surely reward those who obey Him and do His will. Ang laban ng Panginoon ay yung ginagawa mo ang utos ng Diyos at ang kalooban ng Panginoon. Iyan ang laban ng Panginoon. Nakikinig pa ho ba tayo? Once na ginagawa mo ang kalooban ng isang utos ng Diyos, ipinaglalaban mo ang laban ng Panginoon. Ngayon, listen very carefully. Ang tumalikod ka sa bisyo at kasalanan, pinaglalaban mo ang laban ng Panginoon. Ang ginagawa mong mabuti, pinapatupad mo ang mabuti, ipinaglalaban mo ang laban ng Panginoon. Ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Okay? At pabalik ako sa aking intro kanina, ito na po akong magwawakas, si David ay isang shepherd ng literal na tupa ng kanyang ama. Anong trabaho ni David? Nagbabantay ng tupa ng kanyang mga ama. Tupa. Nakikinig po ho ba tayo? At siya po ay habang matapat na nagbabantay ng tupa ng kanyang mga ng kanyang ama, kinuha siya ng Diyos. Psalm 78, 71 to 72. Balikan natin. From tending the sheep, David brought him to be the shepherd of his people Jacob of Israel, his inheritance. Kaya mo ba i-type yung verse 70? Subukan mo yung verse 70. Baka ako naman talaga yung nagkamali. Sa tangos ng ilong mo niya, mahirap ang magkamali. Alam mo, nung bata ako, asya kaya tumangos yung ilong ko? Pango ako eh. Laging ginaganyan ng nanay ko yung ilong ko, tangos ilong, tangos ilong. Na totoo, pango ako eh. Ginaganyan palagi ng nanay ko yan, tangos ilong. And hindi tumangos, lumaki. Yan! He chose David, his servant, and took him from the shepherds. Handpicked, chosen by God, pinili ng Diyos si David. Mula ngayon, hindi ka na magpapasol ng tupa ng iyong ama. No? Verse 71 to 72, balikan natin yung share. From tending the sheep, he brought him to be the shepherd or king of his people, Jacob of Israel, his inheritance. Ang tinding promosyon ito. Ang tinding ng promosyon. Isipin mo, nagmamasyon ng tupa, ginawang hari. From rag to riches. Grabe. Ganyang kabuti ang Diyos. Kaya pag lagi sinasabi ng marami, wala kaming kita, wala kaming benta, sarado business, hirap na hirap ang buhay, hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Tandaan niya. Pagka magagaling siya eh. Pag humihina ang kita mo, hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Pag bumababa ang grades mo, hindi ayos ang relasyon mo sa Diyos. Dahil sa maniwala ka sa hindi, ang promosyon ng Diyos ay pataas ng pataas. Ang buhay ko at buhay mo'y paganda ng paganda. Kaya pag merong nagaganap sa buhay mo na hindi ka umaalis sa kinalalagyan mo or up and down ka o mapagsak ka, something wrong with your relationship with God. You have to check it out, my dear sister and brother. You have to check it out. Because the Bible says, the attack of the enemy will come, but it shall not prosper. Yeah.
this form against thee shall prosper. No one can take away your glory. Ang kalawalati ang nakalaan sa iyo ay nakalaan sa iyo. Bakit di mabalikan ang mga pinangako mo sa Diyos? Balikan mo. Baka meron kang hindi tinutupad. At baka meron kang hindi ginagawa. Nagiginig po ba tayo? Bakit inaasan niyo si David? Sapagkat ginawa siya ng hari ng Israel. Alam mo, tingin kayo sa akin. Alam mo si David, ginawang nakapagpantay ng tupa ng kanyang ama. Lahat ng mga mababangis na hayop na susugod para katayin, lapayin, patayin ang mga tupa ng ama ni David, hinaharap ni David yan. Isinusuong niya ang buhay niya. Nakita ng Diyos yun. Kaya ang ginawa ng Diyos, ginawa siyang hari ng Israel. At lahat ng lumalaban sa Israel, hinaharap ni David, sinusuong din niya ang buhay niya. Amen! So ibig sabihin, ang pagiging hari ni David, pinili ng Diyos. Hindi ka pwedeng masunod sa buhay mo. Hindi ka taong dapat masunod sa sarili mo. Dapat tao ka na alamin ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ako hindi ako pwedeng magtrabaho. Hindi ako pwedeng mag-business because God called me into a full-time ministry. God bless those who are working. God bless those who na silang may mga business. Tutulong lang ako sa business. Tutulong lang ako sa trabaho na may trabaho. Willing ako riyan. But to have my own business and ako ay magtrabaho. No way! Sapagat God called me into a full-time ministry. Are you listening? Are you still with me? Nakatindihan niyo po ba ako?